Maraming salamat po sa lahat ng kasamahan namin natin ngayong umaga. At welcome back po muli sa ating regular na pagkikita dito sa Senado. Na-miss po namin kayong lahat. Gaya ng sinabi ni Sen. Coco, lahat tayo tumutok sa SONA ni Presidente Marcos Jr. kahapon. So una, tulad ng nabanggit ko na rin sa inyo at sa mga kasamahan ninyo right after his speech, well, nakulangan po ako sa mga sinabi ni Presidente ukol sa pagsupo sa korupsyon. Marami akong narinig tungkol sa right-sizing, pag-streamline ng mga proseso at pagtanggal ng red tape sa iba't ibang ahensya. Ngunit, ang hinahanap natin ay mas explicit, mas tumpak na pahayag ni Presidente na lalabanan niya ang pagnanakaw at pang-aabuso sa kabanabayan. Sa katutak ang plano ng admin, lalo na sa infrastructure. At kung mapupondohan ang mga yan, makakakita na naman ang oportunidad ang mga magnanakaw. Kalawa, kailangan ng isang malinaw na economic roadmap. Malinaw at madaling masukat ang economic targets. Pero paano natin ito maaabot? Napakarami ng mga priorities, pero kapag ganyan ka-ambisyoso ang plano, ambisyoso rin dapat ang revenue generation. Simple lang, paano gagastos para sa grocery list ng priorities kung walang pinagkukunan ng budget? Sapat na ba ang VAT on digital services? Kaya para po sa akin, yung speech kahapon, mistulang window shopping lang. Tinitingin muna kung ano ang obra sa panlasa ng mamamayan. Pero, hindi naman pwede mag-browse-browse muna ng big-ticket items habang may crisis. Hindi natin afford mag-aksaya ng panahon ngayong pandemya. Kaya, ang pinagdarasal ko, huwag naman sana itong isa na namang case ng over-promise, under-deliver. At ikatlo, kung titignan ang listahan ng mga naidalagang economic managers, well, dadaan pa naman ito sa CA, si President Marcos Jr. has made quite a number of good choices. Pero, halos wala puwang para sa pagkakamali ang ating economic managers dahil napakalawak at napakalalim ng mga problemang pinansyal na iniwan ng dating administrasyon. Para hindi pa rin talaga nailinaw kay Presidente na mas mabilis kasi ang karipas ng mga preso at gutom kaysa sa magiging pagpuwelo sa agrikultura. Kung sa Ecuador meron silang good choices, marami din namang napaka-problematic at questionable. Dapat yung mga posisyon na yan at ang mga taong ilalagay dyan ay iaahon tayo sa hirap. Hindi yung bibigyan tayo ng dagdag na sakit ng ulo sa gitna ng pandemya at no lockdown option, mas mabigat ang hamon sa DOH na siguraduhin ang kalusugan at kaligtasan. So bakit OIC pa rin ang nakatalaga hanggang ngayon? Ang sabi ni Presidente, he assembled the best Filipino minds para sa pagbangon. Sang-ayon naman ako na kakabit ng magandang performance ng admin ang kanyang appointment strategy. Pero para sabihin niya, as early as now, during his very first SONA, na the state of the nation is sound. Saan ang gagaling ang kumpiyansa na may sound state of the nation ngayon? Kung mataas ang bilang ng gutom, mapahirap, at walang trabaho. Sound para sa ilan, pero hindi sa lahat. Masyado namang pinangunahan ang panahon. Kung by next year, we are on track sa pagbangon muli, maybe by then, it would be an honest assessment. Yan na rin naman ang campaign promise niya, kaya dapat ugali nila. Salamat. Okay po, thank you, Senator Risa. Ako, I agree with Senator Risa na maraming kakulangan ang SONA. Well, pero sa dami rin naman ang problema ng bansa, definitely
hindi niya madi-discuss lahat yun. Pero akala ko ba ang priority niya ay agriculture o pagkain, the production of food. Kaya nga siya mismo ang magiging secretary, acting secretary ng Department of Agriculture. But if you look at the 19 priority legislative measures, parang shotgun eh. Hindi po siya laser, sana at least majority doon o marami doon, nakapokus like a laser on food production. Even the reorganization of the Department of Agriculture, kung kailangan nyo, it should have been a priority legislative measure. Ayusin natin yung law which created the Department of Agriculture. So yun po yun, ano? And then as a lawyer, siyempre hintay ako sa justice. Alam ko, yung justice natin is marami rin ang problema po dyan sa tremendous delay in the disposition of cases, in the progress of cases. Justice delayed is justice denied. Human rights violations, that's also an issue of justice. And nabanggit ni Senator Risa is on the corruption, how do we fight corruption? Because even the latest surveys, kita naman, top priority pa rin po ang corruption sa ating taong bayan. Although number one is inflation, no? So, and then the salary of our teachers, so, dapat i-prioritize din po yan as soon as endo. And then federalism. Siyempre, kandidato po ng Partido Federal ito eh. Partido Federal ng Pilipinas po yung presidente na nagsasalita. So ano yung I want also to develop a party politics sa Pilipinas. Eh. When you run under a party, sana meron pinaniniwalaan yung party na yun. And if you win, you advocate or espouse the platform of the party that you run under. And then, magaling si Presidente uses metrics. Ang siya binanggit na mga maganda yun. Because I think he wants the success of his administration determined by scientific measurements or gauges. Okay, so marami siya binanggit. I-monitor po natin yan. No? As of June 30, ano yung mga economic metrics? And then at the end of this term, ano yung economic metrics? Dapat tignan natin kung nag-improve o hindi. Or every year natin gagawin yan. But there is one metric na sana tignan din ng Marcos administration, which is the gap between the rich and the poor. Yung gap, which is called the Gini coefficient. Or kung gusto natin gumawa ng sariling Filipino measurement, but hindi dapat tayo sa per capita lang nakatingin na $1,000+, we are already upper middle income class status as a country. Pero tumataas ang per capita natin when the rich, the very rich are getting even richer. Tataas po ang per capita natin. But let's look at the bottom 10%, the bottom 20%, dapat inaanak po sila. So let's look at this invented measurement already by a scientist, a social scientist called the Gini coefficient. Isama natin yan sa pagsukat sa progress ng Marcos administration. So thank you. And ito na lang, siguro sa panawagan, because the president founded on the creatives industry. Nasabi niya, ito actually yung lumago in spite of the pandemic. So the creatives industry bill that we signed, that we passed in the Senate and in the House, nandun na po sa table niya. So I urge the president to sign that bill into law. O ngayong araw, para we will have this institutionalized government body or agency taking care of our creatives industry. So isang panawagan po yan. Agree po kami doon. Ito si Senator Risa, stage actress to. So kasama yun talaga sa creatives industry. So agree kami roon sa kanyang idea na yun, and we urge you to sign that bill into law. So, at this point, so we're open to questions. Sir, what are
Okay. Nung ininumerate ni President Marcos yung kanyang legislative priority, syempre nag-notes kami. Aba, nag-notes kami, sabi ko sa sarili ko, familiar ito ah. Bakit yung mga sunod-sunod, familiar na po ito. So, even yung right-sizing na yan, napag-usapan na po namin yan 6 years ago. Ang kulang po dyan, detalye. Detalye. Kasi sa konsepto, sino bang may ayaw na ang laki ng pamilya mo ay tugma lang sa nais mo para maging efficient ka. So ganun din sa gobyerno. But what are the details? And as a lawyer, nakatingin ako roon sa power. Power. Who is empowered to make changes in the administrative structure of government? Kaya ang aking point is, if an agency has been created by law, only a law, only a subsequent law can amend the law or repeal the law. So yun doon ako. If the agency has been created by executive order, under normal times, executive order, yung executive order ni Cory na time, kasi law yun eh. But executive order, then the executive branch can, of course, reorganize through EO, his own branch. So details po yan. Conceptually, we agree. Ako, I agree. But the details. And the question comes. 6 na taon yung pinag-uusapan na eh. And I think the brainchild dito ni Secretary Joclo. Where are the details? Bakit na nababanggit ang mga group? What are these agencies that they have in mind? Lista na, banggitin na. So that kami na mismo magne-research, what created this agency? Is it law? If it's law, kilos kami. Pero sana, kilos pa lang supporters niya. Kasi, ang laki ng majority niya in both houses eh. So, yung majority po niya in both houses, to support the president's agenda, i-research na nila yung if ever we have identified the agencies. Motherhood statement siya. Pagdating sa Congress, dito sa Senado, and it's also a delegation of power entirely, a minority will raise that issue. We cannot delegate to the president the power to amend a law created by Congress. We cannot do that. Na-appreciate din namin na si Presidente mismo ang kasalukuyang concurrent na Agriculture Secretary. Kung ang ibig sabihin nun ay talagang gagamitin niya yung full weight at saka power ng opisina niya para tugunan itong food crisis, para pigilin maging food catastrophe yan, at para longer term, talagang paunlarin na ang agrikultura. Gaya din ang binagin ni Minority Leader kanina. At the same time, ang daming agricultural modernization advocacy groups na gustong-gustong i-engage si Presidente at ang DA sa mga agenda nito. So, kumbaga, after a reasonable amount of time, hindi naman siguro wala o maiksi lang yung shortlist, yung listahan na pwedeng pagpilian ni Presidente, para meron siyang alter ego na secretary, kapartner sa cabinet, para tugunan itong matagal na at napakalaking problema. Kasama na doon, yung binanggit mo sa agricultural smuggling. Kaya importante, sino yung
ia-appoint nila, hindi lang sa mga revenue-generating agencies tulad ng Bureau of Customs, at syempre yung Bureau of Internal Revenues, pero sino yung mamumuno sa BOC para i-implementa na rin yung, para pansinin na rin yung findings at i-implementa yung recommendations ng aming Senate of Committee of the Whole ng previous Congress na nag-imbestiga na rin dyan sa issue ng spotting. So, isa lang yon sa maraming issue nga na pumapasok dun sa shop ng agrikultura at pagkain na nasa plate ni Presidente ngayon. At I'm sure makakatulong, hindi makasasama kung meron siyang eventually i-appoint na DA Secretary. Nagulat din ba kayo na mag-iri na bang pretending about ating strategy of the market? And hindi na the rule of law, like included in the justice system, and wala nga na-mention on this. Ngayon, kung sa drug, sa drug war, hindi niya nabanggit, that means hindi nga niya priority yun. Because by taking over the Department of Agriculture, yun na yung statement na yun, that his priority is agriculture. And I agree. Food production, I agree. So, more, ano nila, more specifics na lang po doon. At saka, of course, execution. Tignan namin yung execution. Meron daw, there will be a medium-term plan, meron farm-to-market road network, meron sila financial assistance, the use of science. Mayroon naman DOST Secretary, wala pa yata. Wala pa yata DOST Secretary rin eh. So, it's like, kasi balik na balik si President Marcos on the use of science, scientific method, science and technology. So, sana you can already choose and appoint a good one as Secretary of Science and Technology. But sir, kasi sana may binanggit ng Pangulo, anong gagawin sa main goals sa dismantling ng agricultural products? Saan talaga priority niya? Kasama ngayon, kasi pagpupo niya as Agriculture Secretary, I am sure, kung parating niya may encounter, bakit yung programa natin hindi nagiging effective? Kasi ang sagot, kasi siya nasisira ng smuggling. Kasi whatever is your program, sisirain ng smuggling yan. Papasok ng mga foreign agricultural products. So wala na pong choice yan. Definitely, darating ang panahon, he will really encounter that smuggling is a big problem. And since he is the president, Bureau of Customs is also the big player dyan sa paglaban ng smuggling. Si Senator Isaya Paisa. Dagdag lang dun sa drug policy, meron akong pending bill noon bilang alternatibo sa Noy War on Drugs na public health approach. So ito yung harm reduction bill na sa halip na predominant law enforcement approach sa problematic drug use, public health approach. At baka malamang i-refile ko rin yun, no? Leader. And the fact na hindi ito binanggit kahapon sa SONA, it was a relief. At the same time, unfinished business pa rin yung justisya sa mga balo at sa kaulila nung drug-related na extrajudicial killings. Does that contradict or appreciation of the previous administration? Well, never naman na sinabi ko na hindi problema ang problematic drug use. Tingin ko may exaggeration sa statistics kasi mismo yung orig na mga statistics ng Dangerous Drugs Board ay, kung maalala kong tama, mga 1 to 2 million na kababayan na may problematic drug use and therefore dapat pangunahing subject ng rehabilitation. Pero in the run-up sa paglunsad ng war on drugs, in-inflate yung bilang sa 7 to 8 million. So ngayon, kung hindi na thankfully priority yung ganung violenting war on drugs, then pwede mag-step up ulit, lalo na yung Department of Health, sa pag-identify ilan ba talagang milyon or ilan ba talagang mga Pilipino ay may problematic drug use at sila ay maging participant dapat sa rehabilitation program. Samantalang, yung law enforcement agencies natin, lalo na yung PNP, yung PDEA, ay tamang dapat mag-focus sa pag-suppress naman ng supply
ng illegal drugs, yung totoong mga drug lords na practically got away scot-free kumpara sa libo-libong maliliit na suspected users and pushers na sila yung karamihan na at maraming inosente din palagay mo naging biktima ng JK. So yun, konektado din sa rule of law na sinabi ni Minority Leader kanina na inintay talaga namin mabanggit sana kahapon. Minority bloc in the Senate is far outnumbered by the majority bloc, and my super majority coalition of opponents in the House and the Senate. Is this a cause of concern for the minority bloc in the Senate? And ano po yung challenge? Hindi na po sa inyo, but even in the minority that and or genuine opposition blocs in the House para po maging effective po tayo sa pag-fiscalize yung mga policies ng Congress. Well, nung nag-decide ako, I'm sure nag-decide din si Risa to be minority, hindi naman namin inisip na we will be minority if we are a certain number. So, handa na po kami, kahit pag si Risa siguro, kahit pag isa ko, ready na po si minority ko eh. So, handa po kami, so... Pero baka magulat niya dito sa Senate, as time passes by, makikita niyo po yung independent stance ng mga kasama po namin. And they will help the minority perform some of our tasks and roles here in the Senate. And I hope, siguro ito rin namin here, Senator Risa, we will also keep in constant touch with the minority in the House. Hindi ko pa alam kung ilan yung minority doon, but pag mabuhula po sila, then mag-usap din po kami. Ano lang naman ito, this is really just teamwork. Kailangan din magandang teamwork namin, time management of course, and division of labor. So the Cayetanos have declared that the two Cayetanos, Senators Cayetano, have declared themselves to be independent. Sabi nila, they will not participate in the election for the SP and for the minority. So we have also an independent. Pero ako, as belonging to the minority, I am glad that there is an independent group because they are minus two from the majority. But certainly still vote in favor of majority bills, of course. Of course, kami rin, because generally it's about food production, how to increase food production. Supporting. Oh, but if it's the imposition of a new tax, teka muna, pag-usapan natin yan because the people, lalo na pong indirect tax na pa-applicable sa lahat po ng taong bayan, and medyo meron na kami clear usapan ni Risa dito, we will have to examine any new tax. Kasi naman magiging yung dynamics between the Senate minority and the independent. We will let it flow. Parang how we treat the majority, how we treat each senator. Sir, but you were able to speak po na nakapag-meeting pa po kayo with the Cayetanos. And ano po ba yung nangyari dun sa meeting na yun? Ano po kaya yung nag-lead? May phone calls lang kami with the Cayetanos. Okay. Over the weekend, sir. Phone calls lang, mga text messages. Okay lang. Basta ako, ito lang, as minority leader, since this is something new, yung arrangement that we have independence, I am happy that there is an independent group. Yun lang ang sabi ko. Joining the minority is open to all up to the end of this Congress. Welcome! Let it flow naturally na lang. I mean, kung natural naman, kung mapipil na nila that they want to join the minority kahit sino po sa ating mga senators, they were free to approach us, kami ni Risa. At saka categorical yung statement nila kahapon na they will join neither the majority nor the minority but constitute an independent bloc. At nire-respeto namin yun. Gani sinabi ni Senkoko, dahil sa katangian ng Senado na independenteng institusyon, tapos yung ugali ng aming mga senador na we can
work with each other across the minority, majority, independent lines. So hindi hadlang yun sa pakikipagtrabaho, basta common advocacies. And dun sa unang-unang tanong, tulad ni Sen Coco, okay, outnumbered kami kung sa numbers, pero pinamin ko na yung sinasabi ng Marines kasi Philippine Navy Marines naman yung bunso kong kapatid, always outnumbered, never outfought. So kahit bilang minority lang, mas kaunti kami, pero sa mga issue na kailangan namin tayuan sa floor, ay tuloy-tuloy namin gagawin. May assurance naman po from the Senate President that he will be there in the minority. Yes. Opo. Malinaw sa akin at sa amin na sa tradisyon na nagkaroon na dito sa loob ng Senado. Minority leaders had a longer experience at that, pero kahit ako sa nakaraang higit kalahating dekada, naranasan ko talaga yung tradisyon na may respeto ang pinapakita ang majority sa minority based on the rules of the Senate. At kung labagin nila yung ganyang respeto o kahit sa rules, una-una na ang minority na tatayuan natin. Ma'am, may respond further on your description of the president as we know. So overall kasi ang impression ko kahapon sa SONA, wala pang vision. Kumbaga, kung gamitin na nga natin yung image na window shopping, parang lumabas ng bahay, may errands na gagawin, pero walang malinaw na objective pa para sa household. Ano yung gustong ma-achieve? So maraming sinabi, kaya window shopping, parang testing alin ang magugustuhan ng, well, ng legislature, una-una at ng mamamayan. Pero mapansin natin, marami sa binanggit ni Presidente na yung iba, sinusuportahan ko na o sinusuportahan na namin. Marami yun, actually, ongoing programs na. Wala masyadong bago pa. At sa huli, yung sinabi nga nilang the state of the nation is sound, medyo mawimindang ka o parang magugulat ka masyado pag marinig yun. Dahil dami na rin naman nilang sinabi solusyon sa mga problema, sa mga krisis. So, ibig sabihin, at least kinikilala na may mga krisis. Pero para sabihin sa huli na the state of the nation is sound, sobrang kontrapelo iyon. So, hindi pa naging coherent, tingin ko, yung pag-assess sa state of the nation, kaya hindi pa klaro, hindi pa inspiring yung binigay na SONA kahapon. Ano yung mga sinusuportahan kayo sa meron? Yes, meron naman. Nag-exchange notes kami ni Sen Coco right after the SONA. Halimbawa, na-appreciate ko yung pagbanggit sa mga solo parents, sa anti-violence against women, sa renewable energy, sa pag-cancela ng pagbayad ng amortization, sa very important issues. Siguro mga kalahating dosena, sinusuportahan ko naman. But, gaya na nabagit ko kanina, these are nothing new. At hindi pa nagbubuo ng isang vision talaga na sasabihin sa ating bansa. So, alin na sa mga bago? Wala pang bago eh. Wala pang bago talaga. Wala bago rito. Yes. Wala pong bago rito sa 19 priority legislative measures na nabasa o narinig na po namin ito. Wala pong bago. Pero doon sa 19, sir, wala pang dapat na Okay, ipira, pero ano yan ha, medyo, ano tawag ko doon yung complicated, complex issue, pero hindi po sa kuya kasi energy po yan, power, sa ano lahat. Kung makamura natin ang presyo ng enerhiya, mag-beneficio lahat. Hindi lang household, pati business. Ipira talaga. But, balik ko pa sa sinabi ko kanina, yung detalye, details. What is it about the IPIRA na ano natin? Yung mga budget modernization, ang gusto ko sabihin, gawin,
budget kasi originates in the from the executive. Eh. Gawin na niya. The submitted budget must be modern. Hindi na po kailangan na, hindi po kailangan na, the budget itself is a law. Make it a modern budget, modern structured budget. Wala na eh, pointless eh. It starts with the executive branch. What is that idea mo of a modern budget? Submit it to us. Modern na. So yun po yun. So, and then, ako kasi personally, I agree with the president, food production talaga, but where is it? Where are the bills on food production? Maybe the Department of Water, pwede yun, kasi irrigation, you know, but what, where else? Yes, that's why yung legislative, yung executive legislative letak. The committee must be activated para for the details. Still waiting to be impressed. Hindi para sa benefit namin mga legislators, pero para magklaro yung signal sa mamamayan na sa gitna nitong multiple crisis, nakikita talaga ng executive yung literal state of the nation, state of the people. Marami namang instruments para sutatin. Halimbawa, yung survey, top 10 issues ng mamamayan, karamihan sa trabaho at hanap buhay talaga. Yung nga priority legislative agenda nga ni Presidente, magandang mas i-orient pa eh towards those, yung mataas na inflation. Kasi sinabi ni Senko, may mataas na preso, yung kakulangan at kawalan ng trabaho, yung kaliitan ng kitas, lalo na sa mga MSMEs, yung gutom, korupsyon, tama, binanggit talaga sa top 10 ng ating mga kababayan. Sana mas, mas i-orient doon yung priority legislative agenda. Ma'am, kung yung mangyari yun, mas impressive sana yun. Yeah. Ma'am, anong impression sa tao, sa mga legislators, di ba open siya na i-adapt yung mga existing na problems na? So, wala bang critical thinking on the part of the president? Well, hopefully, lalo na meron din naman siyang mga magagandang appointments, particularly sa economic team. Hopefully, mas mag-generate sila ng newer analysis at saka proposals kung paano solusyonan yung mga matatagal na problema. Baka work in progress, baka pagkatapos nitong SONA ay ipaliliwanag pa nila lalo. Baka nag-level off pa sila. But kaya importante kung mag-uulit yung LEDAC, gaya ni sinabi ni Senko ko, isa pang mekanismo yon para i-work out ano ba talaga ang state of the Pilipinas at ano talaga yung kailangan gawin ng executive. At doon naman kami sa legislature makakakita paano kami pwedeng sumuporta, maging critical, o mag-propose ng alternatives. Paano kayo working relationship. Kasi we all know the state of the office of the Hindi, kami ni Risa, meron mga pagdating sa general direction, alas parehas naman kami na nakatingin sa direction. Sa mga detalye lang, kuminsan nagkakaroon pa kami. Meron kami ibang opinion. But, ganun din naman, I can never find a fellow senator na 100% ang thinking namin. Siyempre, she can never find somebody na ganun. So, alam na namin yun. So, we have just have to live with each other, respect our positions on the differences namin, on details. But the general vision na lang namin, we have to have a fair and just society, progressive one, inclusive, pati yung poorest of the poor, hindi natin kinakalimutan ang ekonomiya, hindi na for the benefit of the oligarchs, of the richest people, distribute economic benefits.
Ganun po, generally. So yung mga detalye po, meron kami yung kagbahan. Alam namin yun. Alam namin. Saka matagal na yung pinagsamahan namin ni Minority Leader. Apat na dekada na. College pa. Opo. Pareho kaming mga youth and student leaders noon. Panahon mismo ng anti-dictatorship struggle. Saka yung People Power Revolution. Hanggang sa pagbalik sa democratization process. So, dahil doon, eh, may level of trust na kami sa isa't isa. Kaya din namin mag-disagree on certain issues at mag-resolve sa mga issues na yon over time. At nitong panahon 19 Congress, eh, halos kaagad sa simula't simula, nagkasundo kami na buuin yung minority. Na totoong minority na mag-check and balance or fiscalize at the same time maging productive pa rin sa lawmaking. And personally, para sa akin, magiging consistent ito sa trabaho ko maging sa labas ng Senado, sa oposisyon. Isa sa topic namin pinag-usapan. Pero siyempre, realistic kami na dalawa lang kami in a body of 24. So, we will have, ang tatawagin na lang namin ni Lisa, we have some guiding principles which will guide me. Follow-up lang po kay Ate Jenny. Ano po yung mga pinakamalaking bills na ipinasa lang ng minority? Well, nag-file kami kanya-kanya muna eh. Then, ang usapan lang namin, part of the teamwork is that yung mga staff namin nga will now consolidate yung mga file namin so that we can push. And but request the majority. We need the help of the majority to pass our bills. Tama. This week, mag-uusap yung legislative units namin para tukuyin yung mga bills na klarong pwede na namin pagtulungan as minority. And gaya na sinabi ni Sen. Coco kanina, yung ilang mga bills na magkaiba kami ng opinion. Basta magsasabi lang kami sa isa't isa para walang gulatan. And by the way, may isa na kaming resolution na final magkasama, pareha kaming authors, para palayain si Sen. Leila. Ano po yung content ng resolution? Okay. Well, basically, ina-enumerate yung nakaraang kalahating dekada ng mga karanasan ni Sen. Leila hanggang sa pinaka-recent na may hindi kukulang sa tatlo na nag-recant na sa kanilang mga pagkasaksilaban sa kanya. At sa huli ng resolution ay hinihiling namin ni Sen. Coco may isang pag-senador na nasa majority naman na nagsabi kahapon na nasasali sa amin bilang co-author, sa huli, hinihingi namin sa Department of Justice na i-withdraw na yung mga kaso laban kay Sen. Leila at palayain siya. Na, kung ako nagkakamali, early on sa administrasyon, sinabi ni ng Justice Secretary na kung sakasakali, hindi sila hahalda. So, kumukuha kami ng pag-asa doon na sana ito ay isa pang senyales ng pag-asa. Ma'am, pero mag-solicit din kayo ng signatures sa supermajority gaya ng last. Oto na file na lang. Yes, na file na lang. Kailan po na file? Sorry, Mookie, may petsa ba tayo kung kailan natin final? We'll get back to you on that po. Pero na-file na po namin. Sinabi niya sa akin, hindi ko alam kung masaya sana kung gusto ko nang i-announce. O, baka siya na lang. Basta may isa. May at least isa pang taga-majority. Siyempre, babae. Kabaro namin si Sen. Leila eh. Buti nga may lalaki na una nang sumali. Okay na? Kahapon na ako ni BBM. She
Well, maaga din sinabi ni Presidente na i-uphold nila yung Hague ruling na pagkapanalo natin laban sa China. Soon after, may sinabi din silang gusto nilang itaas sa higher level yung relasyon ng Pilipinas sa China. So, paano magsa-square off yon? Kahapon, okay yung sinabi nila, hindi sila susuko na kahit isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas sa ibang bansa. Siyempre, ang pulgada, unit of measurement sa lupa yon. So, okay kung lalahatin na nila at yung bawat ano ba yun, ounce o litro ng tubig sa dagat ay hindi rin isusuko kahit kanino man. Yes, malapit na po yun. This week ba? I think, opo. Bukas ang kulong namin sa Facebook at sa law enforcement authorities, di ba? Okay. Para i-work out lang sila kapag kami reklamo or SOS kaugnay ng OSAEC, yung Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, ay malinaw yung ano, yung quick protocols para respondehan yung mga ipag-uusapan namin lahat yun bukas kung anong pwedeng gawin proactively ng Facebook bilang administrator ng isa sa mga pinaka-inaabusong platform para sa OSAEC at sa law enforcers na nung palang pagdinig, pareho sila, Facebook and the other companies, law enforcers, sobrang helpful lahat, ang daming inputs, paano po protektahan ang mga bata, paano kukuha ng justisya sa kanila kung sila'y binigtima. Yes, eventually mag-reach out din sa kanila. Pinangalanan din po sila sa committee report, sa findings and recommendations. Magsisimula lang muna kami sa Facebook dahil yan yung una talagang, at hanggang sa huli, no, yung mga grooming na mga pages at saka websites ay parang favorite destination ng Facebook. So, unahin na namin makipag-coordinate sa kanila. Lab-labs in Tolosha noong maglalabs pa lang, July 28? 27, bukas. So bukas, nabatas na siya. First on the agenda meeting sa Facebook. No, actually, good idea. O sige, itutukon na dun sa, kay Minority Leader, kay Presidente, na yung unang creatives. Sa Creatives Industries Bill. Last 24 hours. Pirmahan na nila na huwag lamang hayahin pag-lapse into law. Yes, anti-OSAEC. Demokrasya pa rin daw eh. Alkoli na kabuti sa bansa. Kahit saan galing yung may tiyan. Oh, anything else? I recommend the friendly approach. Especially to our neighbor, who is who happens to be also a world power. So, okay yung stance na ganun. Defend the Hague ruling, okay din yun, because we should be proud that the Philippines contributed to the development of international maritime law. Okay. So, tayo lang kumilos dyan for the interpretation of UNCLOS, nanalo tayo. So, points natin yun. And then siguro sa DFA, no? Since active naman sila sa treaty making, maybe it will come from the Philippines, the proposal that when an island or a rock
maritime features is the subject of an international disagreement or dispute, it should be prohibited by treaty law to militarize such a maritime feature. So, wala yan eh. Kaya na, ang attitude pa nga ng tribunal, if it's militarized, hands off na kami because it's militarized. So, maybe the DFA can champion such a cause in the treaty making processes na inatenda nila or tayo mismo ang manawagan doon. So, that's one way. And then, it's time to pound on the Hague ruling and look for allies na tumulong sa atin. So, on that. Kasi nga, because sabi ng Pilipinas, oh, kami nga ang nag-promote pa ng international maritime law. Kami nakakontribute sa'yo. Okay? So, thank you very much. Thank you.